Hello, hello, mga mare! For today's video, samahan niyo ako maglinis ng banyo namin. Sabado ngayon, kaya talagang kailangan kong maglinis. Tama-tama, hindi ako magmamadali kasi walang pasok ang mga bata. Nakapagsaing na din ang Ate Iya at ang mga bata ay nasa kapilya pa dahil ensayo nila sa choir. Ganito din po ba kayo maglinis? Yung inilalabas muna lahat ng mga gamit? Para sa akin kasi mas gusto ko yung ilalabas muna yung mga gamit bago mag-umpisa maglinis. Mas nadadalian ako pagka nakalabas na yung mga gamit at wala namang nakahambalang. Mas okay magdire-diretso ng linis pagka walang nakikita kang mababasa o mga gamit na nakaharang. Ang ginagamit ko nga palang panlinis, detergent lang, saka Sonrox to na violet. Gustong-gusto ko kasi yung amoy nito eh. O ayan, nakalimutan ko palang ilabas yung mga toothbrush. Ewan ko ba, kahit mayroon na kami ditong lababong maliit para pag-toothbrushan, sa lababo pa rin talaga sa kusina nagtututbrush si Papa Rix. Sinasabi ko sa kanya, bakit pa dyan ka pa rin nagtututbrush? Lagi niyang sinasabi na naliliitan daw siya dun sa lababo dito sa loob ng banyo. Bakit? Gano'n ba kalaki ang bunganga niya? Hay nako, talagang mahirap turuan pag matanda na. Talagang matigas na ang ulo. Yan, nag-umpisa na akong sabunan lahat ng mga lagayan. Ito mga lagayan din kasi ng sabon, may mga naiiwang pang matitigas sa sabon dyan kaya kailangan nating isisin. Marami ding dumi tong mga gilid, tong mga pader. Pati itong shower, kailangan nating hugasan. Ewan ko ba, pero ito ang gustong-gusto kong linisan, itong inodoro. Tuwang-tuwa talaga kasi ako pagka malinis to eh. Talagang nililinis ko to, ayaw ko nung may makikita ko mga madidilaw-dilaw. Para sa akin kasi, napaka-importante na malinis yung banyo. Lalo na at marami kaming gumagamit nito. Pag madumi kasi ito, pwedeng pamugaran ng mga germs o mga mikrobyo na pwedeng magkaroon ng kami ng sakit dahil dito. Kaya naman talagang pinapanatili namin ni Papa Rix na malinis itong banyo namin. Kung nakita lang nyo lang yung dati naming banyo, hindi talaga siya maganda. Kaya talaga nagsikap kami na mapaayos itong banyo namin. Diba napakagandang tignan kung ganito kaganda yung iyong banyo? Kaya talagang inaalagaan namin. Kasi meron nga dyan walang banyo, walang mga CR. Nagtsatsaga lang sa labas ng bahay. Tapos kayong mga meron ng banyo, tapos pababayaan nyo lang na madumi. Samantalang yung iba nangangarap na magkaroon ng sarili nilang banyo. Kaya pag meron ka, napahalagahan mo. Hindi yung lagi ka nakatingin sa iba ng kung anong meron sila na wala ka. Lagi ka maging grateful kung anong meron ka. Sa kapahalagahan at ingatan mo. Kaya kung ikaw wala ka pang banyo, mangarap ka. Pero hindi lang pangarap ha. Sabayan mo ng gawa. Mag-ipon ka, magtipid ka. Mangutang ka, char. Balang araw makakamit mo rin yung mga gusto mo, yung mga pangarap mo. Unti-unti kasi wala namang instant eh, wala namang magic. Ganun talaga, kailangan sipagan mo para makamit mo yung mga pangarap mo. Hay nako, eto na yung mga pinagsisisihan ko, yung puting flooring. Kaya naman naglalagay na lang kami dito ng tsinelas. Para kada papasok sa banyo, hindi pwedeng magpaa. Lagi kasing dumudumi yung sahig. Pero ganun talaga yung gusto ko eh, yung makikita ko yung dumi para lilinisan agad. Ang ending, lagi madumi kasi nga laging may bakat ng paa ng mga bata. Nakakatuwa pag naglilinis ako ng banyo, lagi akong pinapawisan. Nakakagaan talaga ng pakiramdam pag pinapawisan. Talagang kailangan pala talaga ng tao ng exercise. Ubusan nga pala kami ng toothpaste, kaya yan, sachet muna kami. O, diba, mas mabilis na magbalik ng mga gamit kapag malinis na. Mas mabilis na silang iayos isa-isa. Sa Shopee ko nga lang pala nabili itong, itong lagayan na to. Kakatuwa kasi pandikit lang yan eh. Nail glue lang. Pero kita nyo naman, dikit na dikit yan. Dito ko na din nilalagay yung mga skincare, saka yung mga pang eyeliner, pang eyebrow. Hati kami dyan ni Ate Iya. Sachet lang talagang ginagamit namin na shampoo. Kasi talagang hindi pa marunong magtipid yung mga anak ko. Bili kami ng malaking lagayan. Hay nako, glit lang maubos. O ayan, diba? Malinis na ang ating banyo. Mabango na din yan. Pero wala akong ginagamit na pabango dyan. Meron din tong kortina para pagka naliligo, hindi nababasa yung bowl. O diba, yayamanin ang aming shower? Gold! Nakakatuwa ng pagmasdan, malinis na. Medyo gusto kong palitan tong tabo at timba. Hindi bagay sa puti. Yung salamin na yan, natanggal lang yan dito sa may kwarto kaya dinikit na lang namin dyan kasi wala pang pambili sa salamin. May sabitan din ng damit, may sabitan din doon ng tuwalya. O diba, kahit simple at maliit lang yan, pakaaliwalas pag malinis.